Gib mir Balenciaga, ja. Balenciaga, gib mir. Next is exterior ballistics. Ang sabi sa definition, it is the movement of the projectile after leaving the gun muzzle. So nag-uumpisa yung ating exterior ballistics kapag ang ating projectile ay lumabas na sa ating gun muzzle. So mga definition of terms under exterior ballistics is, first we have a muzzle blast. Ano nga ba yung muzzle blast? Ang ibig sabihin po ng muzzle blast ay, ang keyword po natin sa muzzle blast is yung, it is the noise created at the muzzle point of the gun, yung ingay na nabubuo sa muzzle point o sa nguso ng ating firearms. Next is muzzle energy. It is the energy generated at the muzzle point of the gun. So nabanggit si muzzle, nabanggit si energy. Isagot po natin si muzzle energy. Next definition of terms is, it is a device used to muffle the sound of the gunshot or to lessen the sound. Okay. Generally, hindi natin maalis yung tunog ng firearms o ng gun. Pero, mababawasan natin ito sa pamamagitan ng silencer. Next is trajectory. Ano nga ba yung trajectory? Ang sabi sa definition, it refers to parabola like flight of the projectile from the time it leaves the muzzle until it hits the target. So imagine niyo lang po yung movement ng ating bullet mula sa ating muzzle hanggang sa ma-fall siya sa ground o kaya ma-reach niyo ang target. Pag may curve po dyan, yan po yung tinutukoy nilang parabola-like or trajectory. Pero may isa pang definition. Sabi dito, it is also described as the actual curve path of the bullet during its flight. Okay. Yung mismong pagkakabuloktot, yung mismong pagkakabuloktot na biyahe ng ating bullet. So, yun po yung tinatukoy nilang trajectory. Next is si drift. Ano nga ba yung tinatawag nating drift? Ang sabi sa definition, it is the manner of curving the bullet going to the left or to the right. Okay. Kung si trajectory is vertical, ito naman si drift is horizontal. Kasi si trajectory, kapag wala yung target, ang tendency niyan, babagsak yan, pababa. While si drift naman, ang biyahe ng bala nito is either pupunta sa left or pa right. So, bakit nangyayari yung lumilihis yung bala? Dahil yun minsan sa malakas na hangin. So, kung ang best example nito, kung totoo yung sa wanted, pag ganun po yung drift, yung lumiliko po ng horizontally. Pero hindi po nangyayari yon. Ang nangyayari, kung may target tayong sobrang layo tapos malakas yung hangin, bali ililiko lang natin yung ating baril para lumiko man yung bala dahil sa hangin, tatama pa rin po yun sa ating target. Yun po yung drift. Okay, nangyayari yung drift kapag malakas yung hangin. Depende sa direksyon nun kung pa left or pa right. Next is si range. When we say range, it refers to the imaginary distance between the muzzle of the gun and the target. Okay, yung imaginary distance, yun po yung keyword natin sa ating range. So, nung nagpa-firing po tayo, pag sinisipat po natin yung target, tumitingin po tayo sa dulo ng ating barrel, tapos yun distansya natin mula sa target. So, nung nagpa-firing tayo, may distance tayo mula sa kinakatayuan natin hanggang sa target. Tapos, itututok natin yung barrel, titignan natin kung diretso na ba. Okay. Kung diretso na,
pwede ka nang bumaril. So that is the range. It is the imaginary distance between the muzzle of the gun and the target. So meron tayong tatlong klase ng range. First one is the accurate range. When we say accurate range, it is the distance between which the shooter or gunner has control of his shot. So, for example, ganito si accurate range. Si A, ang accurate range niya is 5 meters lang. Okay. So, 5 meters, nakakatama siya. 10 meters, sumasablay na siya. So, si B naman, nagsumasablay siya sa 5 meters, pero sa 10 meters, tumatama siya. So, depende sa tao yung accurate range. So, minsan din, meron din ang accurate range nila is nasa 20 meters. Hindi sila makatama ng 5 meters, 10 meters, pero sa 20 meters, nakakatama sila. Kasi ang sabi sa definition, it is the distance between which the shooter, okay, which the shooter or gunner has control of his shot. Ibig sabihin, control niya yung tira, kaya niyang patamaan. Depende sa kanyang accurate range or depende sa range niya. Next is effective range. When we say effective range, it is the distance within which the bullet was fired. It is still capable of inflicting fatal injury. So, yung barrel po natin, pag pinaputok natin, kung matamaan ka man, pag hindi naagapan, talagang nakakamatay. So, ang ibig sabihin po dito sa effective range, yung distansya ng bala. Okay. Yung distansya ng bala na maaari pang makapatay ng target or ng tao, yung kanyang tinutukoy. O yung bala natin is makapaminsala pa ng tao o kaya pang magbigay ng fatal injury or nakakamatay na sugat. So that is the effective range. When we say maximum range, ang sabi sa definition, the farthest distance of the bullet could travel. So pag sinabi nating maximum range, yun yung pinakamalayong distansya na maabot ng ating bullet. So, for example, kung yung target mo is 300 meters, tapos yung firearms na ginamit mo is pang 298 meters lang, so, hindi mo tatamaan ngayon si target mo na nasa 300 meters. Kasi ang maximum range lang ng ginamit mo na baril ay umabot lang sa 298 meters. So next is si muzzle velocity. When we say muzzle velocity, it refers to the speed of the bullet during its flight. Yung bilis ng ating bala habang ito ay nasa kanyang biyahe. That is the muzzle velocity. So kapag nagpaputok tayo, wala tayong target, anong tendency nun? Magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na pull of gravity. Ano nga bang ibig sabihin ng pull of gravity? When we say pull of gravity, it is the downward reaction of the bullet towards the earth's surface due to its weight. So, hindi naman pwede pag nagpaputok tayo, naka-steady lang yung bala, babagsak at babagsak pa rin po yan. Okay, dahil yun sa gravity, hinihila niya pababa yung ating bala. Kasi wala tayong target. Next is si air resistance. Okay, refers to the force of the air encountered by the bullet in its flight. So, kapag yung bala po natin, habang nagtra-travel po siya, kahit may malakas na hangin, hindi po basta-basta natitinag yung ating bala. So, yun po yung tinatawag nating air resistance. Okay. Refers to the force of the air encountered by the bullet in its flight. Yung hangin na nakakasalubong ng ating bala habang ito ay nasa kanyang biyahe. That is air resistance.